Yes, Ay, finally. nako. The Joshua Garcia, the very busy, My very dear. in demand. How are you? Okay naman, ate. Okay naman ako. Medyo busy lang ng mga tabang araw. And punong-puno yung puso ko ngayon, ate. Wow, bakit punong-puno ang puso mo ngayon? Una, syempre, kasi finally, di ba, umi-ere na kami. After napakahabang panahon, finally ngayon, napalabas na namin yung pinaghirapan namin ng ilang buwan, amount ng mga scenes. Kaya ano lang, masaya lang. And nakakapuno ng puso yung suporta na binibigay ng mga tao simula nung nilabas namin yung teaser, yung sa trailer, yung sa nag-mall show kami. Pag nag-mall show kami, nagpupunta sila at supporta para kaming nasa ulap lahat. Oh, well deserved. Of course, pilot episode, medyo bata or totoy styling ka pa doon. Dun sa first episode kasi nasa school pa kayo, 'di ba? And yes. Such a good, I mean, so well made. Talagang para siyang pelikula. Ang ganda. Napanood mo? Yes, pilot? Of course. Syempre, at saka ang daming trending topics. Syempre naman, full support. Syempre kay you. Mother Darna din, full support ako at kay sa lahat sa buong team. You did talk about the teaser at gusto ko 'yan tanungin kasi teaser pa lang. Nung teaser pa lang, everyone was talking about a viral topless scene. Yeah. Trailer. Viral ang topless scene ni Joshua Garcia. You said in interviews na you're of age, maganda pagkagawa, sakto naman sa eksena. Pero ang gusto ko tanungin, one-time thing lang ba yon sa Darna or in future episodes? May mga parang ganun din ba? Okay, so story kasi niyan, nasa script talaga kasi yon. And then, bago pa magsimula yung Darna, medyo alam ko nang may pag-anon. Kasi, well, it's not my first time din naman na maghubad sa ganon. Kasi sa Killer Bride, nag-topless na ako. Kaya lang, payatot pa talaga kasi ako na. But ngayon kasi medyo nagkakaroon ng konti lang naman. So, medyo may preparation. And then, kasi bago rin mag-start yung Darna, medyo nag-exercise na rin ako. Nakakapag-workout na ako. Pero hindi ko siya ginawa dahil sa Darna lang din. Alam mo yun, parang para rin sa sarili ko. And then, kita mo naman, eventually, na gabit ko naman siya sa Darna. Hindi naman siya ganun kaganda na katawan, but pwede na rin. Alam mo, so, wala yan sa ganda ng katawan, talaga. Wala pa man, kasi naniniwala ako, baka in the future, malay natin, talagang the cut, the six-pack, pero nasa nagdadala. So ayun, wait, hindi mo sinagot, maulit ba? Yun na nga. So after noon, nung paggawa ko nung first scene na yun, nung binabasa ko na yung script, hala, nakahubad na naman ako, nagsusunod-sunod na siya. So siguro, mabibilang ko pa naman sa mga kamay ko yung mga topless mga scenes. And then, parang yung iba, sinabi ko na, huwag naman tayo nakahubad dito, palagi na lang ako nakahubad. So may mga scenes na parang pasuot lang ako ng damit, yung mga ganun. I love it na mas open ka kasi, excuse me for the term, lalo na at ate mo ako, pero with your viral TikTok videos, ang tingin ng mga supporters sa'yo from medyo dati baby boy and then tumanda, ngayon may pagka thirst trap ang datingan eh. I'm sure you've seen that in your comment section. How do you feel pag nakakabasa ka ng ganun? Di ko alam na na-react ko. Siguro masaya na lang ako. Mas ako kasi, click kung yung sa mga TikTok na videos and yung sa trailer na lumabas, yung nakikita nila na ganun na side ko. I mean, tulad sabi ko sa interviews, nasa tamang edad naman ako. And hindi naman ako naghubad na pabastos, alam mo yan. Parang kailangan lang talaga sa scene because natutulog ako. It's normal na parang ganun. And reaction ko sa mga comments. Tsaka may pila pa eh. May pila, ganun. Oo, ganun yung mga comments. Yan, nababasa ko yun eh. Pasalamat na lang din talaga ako kasi way nila yun para supportahan ako. Kaya Thank you. Sana hindi kayo magsawa sa akin sa mga pahubad ko sa Darna.
I'm sure hindi. 100% final answer. I did want to ask you something, Joshua, kasi super throwback to. Kasi nung Christmas special, and I remember this so clearly kasi proud na proud ako, there was a leading men prod, di ba? Tapos yung leading men prod, di ba parang grupo-grupo, either batchmates or ano. Mm-mm. And at that time, ang magkasama sa last song, I think, before All Together was you and Daniel Padilla. So, I wanted to ask your reaction. Kasi syempre, you entered the industry later than Daniel. Apo. Sa mga ganun, I mean, I'll say it bluntly, ang powerful nung blocking, Daniel Padilla and Joshua Garcia together as leading men on stage. I've never asked you, how did you feel then? Isa yun sa masasabi kong proud moments ko sa showbiz. Parang before kasi pumasok ko siya sa PVV as guest namin and housemate ako. Nung araw na yon, nung oras, yung moment na yon, kasama ko siya sa stage, kumakanta. Masaya ko lang nung araw na yon. Isa siya sa mga achievements ko din talaga. Masaya ako nung na nag-reconnect ulit kami ni DJ after ng napakahabang panahon. And now, as we see in both your posts, sobrang close ninyong dalawa, you and Daniel. And right now as well, back-to-back primetime kings kayo. Ikaw sa Darna, siya sa Too Good To Be True. And I'm curious, kasi dati, at least nung panahon na nag-start si ako, DJ, kapag ganun. Ano yun, parang kapatid ko na yun si DJ, kuya ko na talaga yan. So this Barcelona is what I wanted to ask you. Although kuya mo nga siya, but parang... Dati kasi, parang mas may competition. Kunyari nga, primetime leads kayong dalawa. Pero kayo, paano nyo nagawa yun? Nananaig yung pagkakaibigan kesa competition. Hindi kasi namin iniisip yun eh. Yung gano'n na may competition. Then, pagtrabaho, trabaho lang kami. Gawin namin yan professionally. And then, pagkalabas namin sa trabaho, pagkatapos ng lakid, magkikita-kita kami. And parang wala nangyari. Yun yung parang pinakapahinga namin. Maglalabas kami ng lugar, ng Maynila, punta kami ng Batangas, ganyan, mag-golf kami, mag-inom ng konti, alam mo yun. Siguro yung hindi lang talaga namin iniisip yung competition and mas nananaig yung pagkakaibigan talaga natin. I love that. And it's so genuine. And I know baka medyo bordering bromance na yung question. Pero sa tingin mo, kayo ni DJ, bakit kayo nag-click as friends? Nag-click kami kasi unang-una syempre marami kaming mga gusto na similar kami. Parehas kami mahilig sa mga old music. Parehas kami na hilig sa golf, sa sports. Alam mo yun, yung mga boy things. Ako kasi mahilig din ako makinig eh. Okay sa akin na pinapayuhan ako. And si DJ yung parang mahilig magpayo. And then, di ko alam kung saan nagagaling yung kabaitan niya sa akin na palagi niya akong pinapayuhan. Or siguro kasi mahilig lang din ako makinig. Nakikinig talaga kasi ako sa kanya. Di ko alam, basta na lang nangyari. Alam mo yun? Yung parang ang bilis nang nangyari na hindi niya naramdaman kung bakit ba kayo. Bakit ba kayo nag-click or naging magkaibigan, magkapatid. And then, ayun, masaya naman ako sa kung anong meron kami ni Daniel. And sana... Sorry, natawa ako dun sa masaya ako sa kung anong meron kami kasi hindi mo akala sa amin na lang yun. Ni Daniel. Sa amin na lang yun. Kala mo naman kami, no? Dagdagan mo na lang kung anong nakikita ng mga tao. Yun. Yeah. Ang no, I love tao, it. Yun na yan. Yun, mismo. Okay, ito, as of this interview, this just in. From MJ Felipe, just in, Phil-Am singer and TikTok superstar Bella Poarch revealed that Joshua Garcia is her biggest crush and they have been exchanging messages. Oh, iba din yung MJ. She even said na parang, he knows na sasabihin ko to. Or parang ganon. May ganon siyang up sound. Anong tanong natin? I guess your comment dun sa pa-breaking news ni comment. MJ.
masaya lang ako. Alam mo yan. Isa siya sa mga ano, masasaya ako kasi may mga humahanga sa acting, sa pagiging actor ko na taga ibang bansa, and yeah, masaya lang ako talaga, and nagka-message talaga kami before yan. Kakausap talaga kami kasi parang may plano kami na magkita pagdating niya dito sa Pinas. But other than that, wala naman na kami na pag-usapan ulit pa. Grabe. Love it. Yeah, because she did say in that same interview na hopefully daw Christmas, and that she's a fan of ASAP, sana daw maka-uwi siya. Ah, talaga? Okay. Malay mo, makita ko siya. At saka maliit. Maliit ang ABS, di ba? Kung mag-ASAP, why not? Ang saya ng stage na yan, Joshua. Itong single stage. Talaga, ang saya. Ang saya ko for you. Very, very happy for you. Would you say you're happy being single? Enjoying your life, your time? Ngayon, masasabi kong nandito ko sa posisyon ngayon na meron akong peace of mind naman. Nasa maayos akong pag-iisip. Masaya lang. Masaya lang yung buhay ko ngayon. Congratulations on the new dog. I saw he got a new dog. Nandyan ba siya? Yes. Oo. Ah, wala. Bakit Luffy? Mm-hmm. Bakit Luffy ang name niya? Luffy. Luffy siya. Ah, Luffy. Bakit Luffy? Mm-hmm. Galing siya sa... Okay. Yung kasi yung mga hindi alam sa akin ng mga tao. Okay. Mm. Nanood kasi ako ng anime. Okay. And One Piece fan ako. Yes! Oh my gosh! Lang. Siya yung captain of the ship. And yeah, sabi ko, bakit di Luffy? Kasi yun yung mga pinagkakabalaan ko nung pagka may patay na oras ako. Nanonood talaga ako ng mga episodes. Ang ganda ng story niya. Yung friends, yung gagawin mo lahat para sa kaibigan mo. Yung ganun. Yeah. Wow! Oh, congratulations on being a fur dad. Last, before I ask you to invite people to Darna, may pinost ka kasi na... Natensya. Iniisip niya ano yung pinost ko. Hindi. It's a gift of your friend Sofia Andres. It's a painting. Yes, and yes. Ang kinaption mo is overthinker. Overthinker yes. Ka. I am. I overthinker ako na hindi ko masabi kung kasi may pros and cons yun eh. Hindi naman palaging ano siya. And overthinker na ako. Introvert pa ako. So, ano na lang. Same. Yeah. Appear. Okay lang yon. Kaya natin yun i-manage. But that the title of the painting is Overthinker? Yes, kasi actually matagal na yung painting na yun na na-request ko sa kanya. Kasi nga, nakita ko na nagpe-paint si Sofia. Then sabi ko, gawan mo ako ng painting. Ganyan. Sabi niya, oh, sige, sure, why not? Then sabi ko, oh, sige. Isip mo na ako. And then, nagtagal siguro ng mga 1 month bago ako makaisip. Sabi ko, ang hirap mag-isip. Sabi niya, bigyan mo na lang ako ng bags. Ganyan. Sabi ko, ang hirap na pag binigyan kita ng bags kasi gagayanin mo lang siya. Gusto ko manggaling sa'yo na gawa mo, na pinag-isipan mo. Okay? Sabi ko, gano'n. Sabi ko, bigyan na lang ako sa'yo ng word na malapit sa akin or para, na ako, alam mo yan. Sabi ko, overthinker. Sige, ikaw nang bahala kung anong gagawin mo dyan. Kung ano. Tapos, hindi kayo tayo judge, as I promise. Kasi so, yun yung worry niya eh. Kahit nung bago niya ibigay sa akin, parang isang buwan pa bago niya maibigay sa akin. Kasi nga, natatakot siya na pagtatawanan ko, na ganyan, pagtitripan ko, ganyan. Pero hindi. And then, ayun, kinalabasan niya. Ganda naman. Nagustuhan ko. Pero nakatago mo na siya. Kasi wala pa akong pwedeng paglagyan dito. Pagsabitan. Oh, hey, thank you. I know you're very busy and you're jumping into your next thing. Maraming salamat for making time for us, thank you, Joshua. Ate. Thank you very much. Super congratulations on Darna. I mean, ikaw ang back-to-back primetime teleserye guy. And Darna is just another of many future huge teleseries that you will be doing. Mm-hmm. Please invite everyone to watch Darna. Ah, kapamilya.
kapatid at mga ka-A2Z, inimbitahan ko po kayo na manood ng Darna every Monday to Friday po and 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol. Sana po i-suportahan nyo kasi nagsisimula pa lang ako kami. Thank you. Oh, thank you, Joshua. Congratulations. And thank you, ate. Thank you sa CinemaNews. And that's it for our episode this weekend. Thank you so much for watching. And again, do follow Cinema One on all our official social media accounts because that Joshua Garcia interview, you can watch it in full on our YouTube channel. I'll see you all again next week. Thank you for watching. This has been Cinema News. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.